Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ang oras po natin ay 5:44 ng umaga. Ayan. Tama ba? O 49. 5:49 ng umaga. So ngayon ay ating pong pag-aaralan, magmahalan bilang magkakapatid. Aba, grabe ano. Paano yung pagmamahalan bilang magkakapatid, mga kapatid? So ngayon po, ang ating pong pinakakitext ay dito sa Romans 12 verse 10. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang patuloy na nagmamahal sa amin, gumawa ng langit at ang lupa, patuloy po namin kayong sinasamba sa mga oras na ito, aming dalangin o Diyos, ang aming pong pag-aaral, gabayan niyo po nawa kami at tulungan na amin pong maunawaan ang inyong pong mga salita at ma-apply namin ito sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. So dito, ayon po sa ating pong Andrew's Bible, ayan, galing pa to sa Andrew's University of the Adventist, hindi, sa Adventist ito, pero sa Andrew's University. Yan. Sila ang nag-compile nito, mga kapatid, yung ating mga professor doon. So brotherly love, affection that we share with our own family members. Yung brotherly love dito, mga kapatid, ay iniuugnay sa pag-ibig sa pamilya. So ituring natin na yung mga kapatid natin ay pamilya natin. Yan, sa loob ng church. Kasi we are family of God, di ba? Tayo po ay magkakapamilya sa ating Panginoong Diyos. Magkakapatid. Yun po ang binabanggit dito, mga kapatid, ano? At sabi pa dito, yung pong pagpaparangal na binabanggit diyan ay ito pong respect na ito at saka honor, ito po ay sabi po dito, in Greco-Roman society, respect and honor were reserved for people occupying the upper classes of society. Oh, most early Christians were slaves or former slaves. So dito po, mga kapatid, yung mga Kristiyano sa panahon na ito ng Roma, ng Greco-Roma Empire, ng Greco-Roma, ay mga slaves yung mga Christians. At yung honor po, yung pong respect ay ibinibigay lamang doon sa mga matataas ang katungkulan, matataas yung buhay sa society. Yun ang ibinibigyan ng pagpaparangal. Pero dito, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, ay sa pagpaparangal ay magunahan ang magkakapatid. O bagamat anuman ang estado ng buhay ng bawat isa, so magrespetuhan at yung honor, yung karangalan ay ipagkaloob natin sa ating pong kapatid na yon. Yan. Kasi tayo po ay magkakapatid. Pantay-pantay po tayo, mga kapatid. Kung sa panahon po nila Apostol Pablo, ay ang tingin sa mga Kristiyano ay mabababa. Oh, tawag dito mga slaves, former slaves. Dito po, mga kapatid, yung pong mga mananampalataya, pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Walang mataas, walang mababa, kundi pantay-pantay. Dahil pare-pares tayo, merong spiritual gifts. At sabi dito sa ating devotion na natatanggap tayo ng kapangyarihan, kapag kumikilos ang banal na espiritu sa isipan ng mga tao, lahat ng maliliit na reklamo at akusasyon sa pagitan ng tao at ng kanyang kapwa ay aalisin. Ano daw po, mga kapatid? Yung pong reklamo at yung pong akusasyon sa iba ay maalis kung ang banal na espiritu ay gumagabay sa ating pong pag-iisip. Yun naman talaga, di ba? Minsan, kapatid na nga natin sa pananampalataya, iba pa yung pinag-iisip natin. Ay, ibig sabihin, napaghihinalaan pa natin. So, pangit yun, di ba? So, ang magiging punot nitya yun ng malawakang backslide sa loob ng church. So bagamat na, yes, maaring pinahintulutan, ang ating Panginoong Diyos ay siyang gumagabay sa atin sa pangangaral. Ang kaaway, laging nakaabang lang yan sa kahinaan ng ating church. Kung sa ating church, meron tayong masamang pag-iisip sa ating kapatid na nagreklamo tayo sa kanya, tawag dito, pinag-iisipan natin ng masama, yan ay gagamitin ng kaaway para atakihin tayo at malawakang backslide ang mangyayari. So ganun po ang kainat na niyan. At yan po ay tawag dito na experience na rin po natin. Kaya sabi po dito, kailangan talaga ang banal na espiritu gagabay sa bawat isa sa atin.
Mahirap na tayo yung pagmumulan noong backsliding sa loob ng church. Ibig sabihin, mahirap na tayo pa yung magpagmumulan ng masamang pag-iisip, no? Kung meron tayong maliit na pagreklamo at tawag dito akusasyon, dapat maalis ito, no? Tulungan nawa tayo ng banal na espiritu. Ang maliliwanag na sinag ng araw ng katwiran ay sisikat sa mga silid ng puso at isipan. Sa ating pagsamba sa Diyos, hindi magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. So yun na nga yung binabanggit natin. Sakto dahil dito ginamit sa Romans chapter 12 verse 10. Kasi nga yung respect and honor ay ibinibigay lamang doon sa mga mayayaman di sa panahon na ito. So sa pagsamba sa Panginoon, walang pagkakaiba o walang mataas. So nang maputi at maitim, di ba sa Amerika ay issue yan, yung mga maitim ay kanilang na ano before, pero ngayon ay kasama na sa Olympics, kasama na sa sports, so kasama na sa pageant. So hindi na ganoon yung tingin sa mga maiitim. So matutunaw ang lahat ng di magandang palagay sa kapwa kapag lumalapit tayo sa Diyos. Tayo bilang iisang kapatiran. Yun pala. Kapag ka tayo ay malapit sa Panginoong Diyos, matutunaw ang alin po ang hindi magandang palagay sa ating kapwa. Eh kaya pala hindi maganda ang iyong palagay sa kapwa. Maaaring hindi tayo malapit sa Diyos. Oh, kaya tayo ay masama ang ating iniisip sa ating kapwa, kapatid. Maaaring hindi tayo malapit sa Panginoon. So, yun ang ebidensya doon, mga kapatid. So, kung ganoon, meron kang ganoong pag-iisip, abay, kabahan ka na. O, kabahan na tayo. Eh, kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Ano pang hinihintay natin, di ba? Magpakalapit-lapit tayo sa Panginoon kung ang ating isip, may iba tayong iniisip sa kapatid o sa kapwa natin, di ba? O, tayo yung mga manlalakbay at taga-ibang lupa na patungo sa isang mas mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Oo nga naman, ano? Papunta ka sa langit, tapos ganyan ang isip mo, papunta ka sa langit, ganyan yung karakter mo, di ba? Hindi bagay doon. Eh, kung ganyan na lang ang ugali mo, huwag ka na mangarap papunta sa langit, dito ka na lang, di ba? Dito ka na lang sa lupa, dahil babagay lang yung karakter natin dito sa lupa. Pero sabi dito sa Hebrew 11, na talagang ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Doon tayo papunta. Doon lahat ng pagmamataas, lahat ng posasyon at lahat ng pandaray sa sarili ay mawawakas. Totoo yun. Isasantabi ang lahat ng maskara at si ating makikita bilang siya. Sino po? Ang ating pong Panginoong Diyos. Sabi dyan sa 1 John 3 verse 2. Ayan. Makikita natin ang mukha ng ating Panginoon. At syempre, doon na, di ba, sa atin dito sa sanlibutan, meron mga tinatawag na subdivision, na bawal ang ganito, bawal ang maingay, bawal ang ganyan. Kung dati doon ka sa lugar na maingay, pagdating mo sa subdivision, ay dapat maayos na, di ba? Hindi na magulo, hindi maingay. Ganon din sa langit. Kung dito sa lupa, ang ating isip masama, baluktot, no? No, lagi mahinala sa kapatid, tamang hinala. Eh doon sa langit, wala na yan mga kapatid. Doon sa langit, wala na. Yung pagmamataas na iniisip mo, ay mas mataas ako sa kapatid na ito. Ito lang naman ang ano niya. Wala yan. Diba? Hindi ganun mga kapatid. Pagdating doon sa langit, tayo ay pantay-pantay. Sabi dito, dooy maahagip ng ating mga awit ang nakasisiglang tema at paiilang lang sa Diyos ang papuri at pasasalamat. So totoo po yan mga kapatid. Yung papuri at pasasalamat ay papailan lang sa ating pong Panginoong Diyos. Doon ay may awitan. Dumating ang Panginoong Jesus sa ating sanlibutan para iligtas sa mga lalaki at babae mula sa lahat ng mga bansa. Dumating si Jesus para magsabog ng liwanag sa buong mundo. So yan po yung pinaka-goal at ang ginawa ng ating Panginoon ay yung iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, yung pong magmahalan and respect and honor sa bawat isa ay dapat madama. Bakit? Kasi pare-parehas lang din tayong ligtas ng Panginoon. Pare-parehas tayong galing lang din sa putikan ng kasalanan. Iniahon tayo ng ating Panginoon. Tapos ang tingin mo sa sarili mo, mas mataas ka sa kapatid dahil marami kang ganito, marami kang ganyan. Hindi ganun mga kapatid. Tayo po ay iisa pantay-mantay sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil pare-parehas tayong niligtas ng ating tagapagligtas. Sabi dito, sa pagsisimula ng kanyang ministeryo, inilahad niya ang kanyang misyon. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin
sapagkat ako hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. So, pag sinabing mga dukha, mga kapatid, ito po yung hindi salat sa material, kundi ito yung may kinalaman sa mga makasalanan. Dahil ang dukha sa Biblia ay ini-interpret as makasalanan, mga kapatid. Ano? Hindi lamang basta mahirap, kundi makasalanan. Dukha, spiritually weak. Yan. Kasi Jesus Christ ay nandito para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao na makasalanan, nakatulad po natin. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So nakita niyo na mga bihag sa pananampalataya, bihag ng kaaway, di ba? Mamakalagan, bihag ng kasalanan. So, mga bulag at mga naaapi, mga kapatid, ang ating Panginoon, ito ang kanyang ministry sa buong sanlibutan. At ito po ang itinuro niya sa mga disciples. At yung mga disciples, nagturo din ng ibang mga disciples. At tayo rin na nakakabasa ng ganito mga sulat sa Biblia, na mga sulat galing sa ating Panginoong Diyos, ito rin ang ating po gagawin. Ito rin yung ating ituturo. Ito rin yung ating mission, mga kapatid. Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat niyang nilalang. Kasama ba tayo sa nilalang ng Diyos? Yes, of course, di ba? Mahal niya silang lahat at hindi gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng puti at itim. Maliban na lang sa espesyal niyang maunawaing kaawaan para sa mga tinawagang magpasan ng mas mabigat na pasanin kaysa iba. Ano itong mga magpapasan ng mabigat na pasanin? Ito yung mga hinirang niya maging leader. Kasi talagang kailangan na mayroong leaders, mga kapatid, na kanyang i-guide, kanyang ititrain. Yung mga nagmamahal sa Diyos at sumasampalataya kay Kristo bilang kanilang manunubos, bagamat kailangan nilang harapin ang mga pagsubok at kahirapang nakaharang sa kanilang daan, ay dapat pa rin tanggapin ng may masayang espiritu ang kanilang buhay ayon sa kung ano ito, na nalalamang pinahalagahan ng Diyos sa kaitaasan ng mga bagay na ito at para sa lahat ng kinakaligtaang ibigay ng sanlibutan, siya mismo ang magpupuno sa kanila sa mga pabor na pinakamabubuting pabor. So dito po nakakarating sa akin na ang ating Panginoong Diyos bilang Diyos na nagkatawang tao, siya rin ay ating naging kapatid sa pananampalataya sa Diyos Ama, di ba? At siya ay may pagmamahal sa bawat isa sa atin. So ang ating Panginoong Jesus ang halimbawa ng pagbibigay ng respect and honor sa bawat isa sa atin, bagamat tayo ay makasalanan. Talagang ang ating Panginoon ay napaka-humble niya. Biruin mo, siya ay ating Panginoong Diyos, walang kasalanan, pero minahal niya tayo at yung respect and honor ibinigay sa atin, samantalang dapat siya nga ang mahalin, dapat siya nga ang respetuhin at parangalan. Pero tayo ay pinangalan, mga kapatid, at nirespeto sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang ebidensya na pinarangalan at nirespeto tayo ng Panginoong Diyos. Niligtas niya tayo, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin talagang mahal tayo ng ating Panginoong, gusto niya tayo na maligtas. Kaya po, sabi po dito, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. So yung turingan, mga kapatid, ay kapamilya. Minsan, sa bulog ng pamilya natin, sarili natin tahanan, nabubulyawan natin, napapagalitan natin. So dapat babago din natin yung karakter na yun, kasi maaring kasi sabi doon sa devotional mahalin ang mga kapatid na katulad sa pamilya, yung pamilya ko binubulyawan ko pinagagalitan ko di pagagalitan ko rin yan, kapamilya ko yan mga kapatid, babaguhin natin yung ating karakter ayon sa karakter ng ating Panginoon. At pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Yan. So yung pagpaparangal na ito, mga kapatid, hindi lang ito binibigay doon sa mga matataas ang posisyon sa society o kaya sa church, kundi sa lahat ng mga kapatid, anuman ang kalagayan ng bawat isa, nandun yung ating respect. Bakit? Kasi unang-una, tayo ay pare-parehong minahal ng Panginoong Diyos, pare-parehong iniligtas niya, tinubos niya mula sa pagkakasala na ito, sa kasalanan na ito, at syempre ay pare-parehong pinangakuan ng buhay na walang hanggan. At ngayon, naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus Christ
At lahat naman tayo papunta doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. So napakaganda nito mga kapatid. Magmahalan bilang magkakapatid, napakalalim pala nito. Magmahalan. Ang turingan ay magpagiging parang magkapamilya. Yan. Parang pamilya natin ang bawat isa. So purihin natin ang Panginoong Diyos at patuloy natin idalangin ng bawat isa mga kapatid. Isama natin sa dalangin si Tatay Carlito Tomas na nawa ay gumaling na po siya, lumakas yung kanyang pangangatawan at makalabas na po siya ng ospital. At gayon din po ang lahat ng ating mga kapatid na may mga karamdaman ay patuloy nating dalangin. Makalabas na. Salamat po. Salamat po at nakalabas na si Tatay Carlito. Salamat po sa Panginoon. Ipatuloy po natin siyang isama sa dalangin na lalo po siyang lumakas ang kanyang pangangatawan. Purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo po mga panalangin mga kapatid. So patuloy nating idalangin din ang ating pong pangaral. Yan, yung online po natin, Tanging Pag-asa Season 6. Yan po. Meron din tayong offline. Kunin nyo lang po sa akin yung video kung gusto nyo pong ipalabas sa inyo po mga mag-invite kayo sa inyong bakuran. Ayan, isama natin sa pwede nyo po. Pwede po natin gawin yon. So, sama natin sa dalangin ito. Hanggang April 1 po itong Tanging Pag-asa natin. So, salamat po sa inyo mga kapatid. Pakinggan po natin ang awit na ito, papuri sa Panginoon. At tayo po ay dadalangin ngayon. So, marami tayong ipagpapasalamat. Marami mga answered prayer sa kapanahunan natin ngayon. Salamat po mga kapatid at God bless po. Let's pray po mga kapatid. Amang banal ang mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami binigyan ng pagkakataon na makapakinig ulit ng lesson na mapaalalahanan kami na kami magmahalan bilang magkakapatid. At kami ay nagpapasalamat sa ganitong pagpapaalala sa amin dahil alam namin na hindi lamang paminsan-minsan ngunit hindi namin maalis sa amin mga sa loob ng aming tahanan nagkaroon ng di pagkakaunawaan paminsan-minsan ay kakaroon kami ng mas lamang ang hindi pagmamahalan kaysa pagmamahalan. Ngunit nais namin ito'y mawala, nais namin ito'y mabago ang aming karakter. Tulungan niyo po kami, samahan kami ng Holy Spirit na amin mabago itong karakter na ito upang sa ganun sa aming mga kapatiran ay maipakita rin namin ang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin sa bawat umaga. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang parating na Tanging Pag-asa Season 6 from March 19 to April 1. Ano, marami ang kinabang, marami ang kadinig, marami ang tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Magpalain po ng malakas pangatawa ng mga kapatiran na mauuna rito, mga magsishare, kaya din ng mga susuporta sa programa na ito. Nawa po kami ay patuloy na maging disipulo na agamit sa pag-anis sa inyong mga bukirin. Amin din po patuloy sinasama sa panalangin ng mga Bible students na nasamusunod na sila ipatuloy na bigyan ng marunong na kaisipan. Matanggap nila kayo bilang personal at tagapagligtas kasama sina Annabelle at Henner Cando, gayon din si Romnick and Olivia Francisco, gayon din si Gemabel, Jan Dave, and Joey May Bourbon, Imelda, Indoctivo, at Precious. Na nga po itong mga Bible students na ito ay at nagbabasa ng Bible, nagsasaliksik ng katotohanan, ibigay niyo po ng marunong na isipan at marunong na pagpili na mapili nila ang tama at matanggap kayo bilang personal at tagapagligtas. Kasama namin sa panalangin ang aming mga ministries, mga Bible studies, care groups, jail ministry sa HN, ganoon din sa personal ministries ng mga kapatiran. At ang araw-araw na prayer group sa pamilya ng mga na kapatid sa Tabakaw at Kalipaan. Ang mga ministries namin, Ama, ay nais namin ilapit sa inyo na palakasin niyo po kami, hindi lamang sa physical na pangatawan, ganoon din sa aming spiritual na pangatawan. At kami ay patuloy na maging masipag sa aming mga gawain upang mas marami pa mabless at mapabalitaan ng inyong nalalapit na pagdating. Sama namin sa panalangin patuloy ang mga bagong binyagan sa mga churches sa bawat simbahan dito sa aming distrito, sa Tabakaw, sa Likab, sa Kawayan, Bugtong, San Leonardo, General Tuño,
dyan sa Santo Cristo, sa San Isidro, at sa lahat ng mga churches namin na nasasakupan. Kasama namin ang Jeronimo family, sa Agropes family, De Guzman family, Rivera family, at si Ate Sally Sanchez at ang iba pang mga kapatid na bagong binyagan na may patuloy po silang maging matatag sa pananampalataya at huwag magpa-apekto sa tukso ng sanlibutan at sa mga pinagdaraan ng pagsubok at problema sa buhay na patuloy kami maging matatag, magtiwala po sa inyo. Amin din po sinasabi sa panalangin ang mga BOP students sa Kalipahan at kayo din ang mga kapatid sa Tabacao, Kalipahan na matili sa Panginoon at anumang pagsubok sa kanila sa kasalukuyan, at si Sister Gina Santos na maging malakas sa kanyang pananampalataya. Ganyan din ang prayer request ni Auntie Flor para sa kanyang mga apo at sa kanyang pamilya, lalo na kay Sister Kate na siya ay patuloy na palakasin sa kanyang recovery at patuloy siyang bigyan ng malusog na pangatawa na manumbalik ang kanyang kalakasan pag siya ay patuloy na maging malakas sa kanyang paglilingkod. Ganyan din aming sinasama sa panalangin ng pasasalamat para kay Brother Carlito Tomas na siya nakalabas ng ospital at talangan namin na patuloy po ipagkaloob sa kanyang kalakasan, ipanambalik ang kanyang malusog na pangatawan at higit sa lahat ang kanyang lubusang kagalingan. Kami din po sinasama sa panalangin ang pag-travel ni safe traveling Brother Jordan Aurelio Sanchez na siya pauwi sa kanilang bahay at siya ay ingatan po sa daan nila saan makapamakan makauwi na ligtas dito sa kanila sa kanyang paglipad sa galing sa ibang bansa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga karamdaman na patuloy po silang palakasin, ipanambalig ang kanilang kalakasan at din patuloy na ipagkaloob ang kagalingan para sa amin. Sama namin si pamangkin Sister Nimpo Rivera na nasa Canada, si Carol Villarosa, ganyan din ang anak ni Sister Karel na may primary, si Brother Carlito Tomas sa kanyang patuloy na kalakasan at kagalingan, Sister Kate Samano, Brother Jaime Nopalan, Tate Florencio Astrero Pas Recovery, Brother Alpinto, Sister Daphne Lirion, Sita Harapa, Sister Sally Sanchez, Brother Gerardo Bourbon, LJ Larogen, Jennifer Pascua, Precious Iris John, ang lola ni Jasper, si Brother Rudy Rico Hermoso sa kanyang patuloy na kalakasan, Tate Seri, Sister Rebecca Francisco, Loretta Reyes, tatang ni Brother Kevin, kaya din si Brother Jerry Pineda, tatay ni Sister Diane Magsalin, si Brother Abe Sabat, Ate Nes, Ate Cathy, Kuya Alex, Nanay Lucing Linsangan, Brother Bong de la Cruz, Brother Fernando Isidro, si Ate Janet Montibero, kaya din si Brother Adrien and Sister Mariana Bal, kasama na rin si Sister Catherine Estabillo, si Tatay Florencio, at ganyan din si Brother Arturo Duque at Linda Duque, at ganyan din iba pang kapatiran na hindi namin nabanggit na nasa balig pa rin ang karamdaman. Patuloy nawa silang ihipuin ang inyong mapagpagaling na kamay na alam namin ng titiwala kami sa inyo na nasa inyo po ang kagalingan pagkat kayong aming dakilang manggagamot. Kami din sinasama sa panalangin ang kabubuntis ni Sister Joy Christine kasama na rin si Mr. Jesus na sinawa po sila ingatan sa kanilang pagbubuntis at sila ay makapagsilang ng malusog na baby sa pagdating ng panahon na maging malusog ang kanilang mga baby at patuloy na mailapit din sa inyo at makilala kayo bilang aming personal at tagapagligtas. Sama din namin lalo higit ang mga kapatid na nagkulang ng pananampalataya. Nagkulang po sila ng pagtitiwala po sa inyo. Nais namin sila ay makabalik at anaway sa inyong kalooban sila ay makabalik kasama namin maganda sa nalapit ninyong pagdating. At kasama namin si Brother Henry Sabat, Brother Francis Labrador, Sister Siana Reyes na kasama sa lahat ng activities kenti ng iba pa namin mga kapatiran na nasa aming prayer list, personal prayer list na nais namin sila makabalik sa pananampalataya. Nawa po sila ipuin ng inyong mga banal anghel pabalik dito sa inyo sa tamang landas ng sa paghanda sa lalapit namin. Ninyong pagdating. Masama din namin sa panalangin ang mga naghihintay na kanilang baby, sina Pastor at Mamparin, Brother James, Sister Diane, Brother Kevin, Sister Cindy at ang ilang pang mga kapatiran na patuloy pa rin na naghihintay ng kanilang panganay na baby. At ngayon din namin sinasama sa panalangin ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Masama na mga pamilya na nakalista dito sa amin.
prayer list na ingatan po kami sa maghapon. At kami ay pagpalain ng malusog na pangatawan at kaya din aming mga hanap po. Si Sister Joanna Ladroma and family, Aris Mendoza Duque and family, Saint Seras Vicento and family, pamilya po ni Sister Michelle Seras, pamilya ni Ate Joyce Elson, kasama na si Peter Elson na magkaroon na po ng work, Mary Jean de la Cruz na nag-aayos ng kanyang work, si Mika sa kanyang pag-aaral, pamilya ni Sister Consuelo Estrella, Sharon Loida and Maddie, ganun din si Tero Franco and her family, Sister Mila de la Cruz, si Raspi family, Sister Sally Sanchez, Joy Christie Sanchez, at Ate Ine and Reyes and Villaruman, and then pamilya ni Sister Gina de Guzman, Jersey Naironimo, Sen Agropes family, Binig na Estrella family, Yonila Soro family, Liwag family, Ortiz family, at lahat po ng mga nakikinig ngayon sa live, pati ang mga makikinig sa replay. Ingatan po aming maghapon, bigyan kami ng malusog na pangatawan, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Nawa po kayo ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. At naway aming patuloy na maitaas ang aming pagbabago ng karakter sa araw-araw. Ang pagmamahalan bilang magkakapatid ay aming makuha karakter na ito upang sa ganun kami maging karapat dapat na tumahan dyan sa langit na bayan kasama po ninyo. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Ipagkaloob na po ito ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. At patawad po sa lahat ng aming kasalanan na nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.